Las Vegas, yeah. Good. Hindi ko alam kung anong oras dyan ngayon. All right. Anyways, thank you for joining us. Anong oras dyan ngayon, Faye? 8:44 p.m. All right. P.m. is private message. All right. Okay. Hope you're ready for the preaching of the Word of God. Amen. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Meron tayong mga preachers na talagang pwede magbigay. At alam ko, naniniwala ako na pagpapalain tayo ng Panginoon sa mensahe na maririnig po natin ngayon. All right. Ang ating unang tagapagsalita sa umagang ito ay ang ating birthday boy. Makilika, and give us the word of God. All right. Let's all stand, please. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time, yung nasa tono na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na yung tagapagsalita natin ngayon ay katulad din ninyo. Na nasa focus at nasa upuan, no? At ngayon ay ginawang preacher ng Panginoon. Amen? Thank God. All right. Hope ang Diyos ay nag-laid ng kanyang message sa kanyang puso para sa pangailangan natin sa umagang ito. All right. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Yes. Young people, are you happy this morning? Amen. Yes. Gaya po ng sinabi ko na nakaraang linggo, we have longed for this moment. Ipinanalangin natin ang pagkakataon na ito. And God answers our prayer. Ngayon magkasama-sama tayo ulit sa Third Baptist Youth Revival. Amen. Yes. Amen. Yes. Are you happy? Amen. Yes. Young people, hindi nyo kailangan pumunta sa court para sumigaw ng malakas. Dapat mas malakas ang sigaw ninyo sa loob ng simbahan. Are you happy this morning? Amen! I really thank God po for the privilege na ako po ay nakapagsalita sa inyo po ngayon pong umaga po na ito. There are so many great pastors here na pwede pong magsalita po sa inyo ngayon, but God gave me the chance to speak to you, and my prayer ngayon pong umaga po na ito ay maging pagpapala po sa lahat ng kabataan na nakikinig po ngayon virtually and nandito po sa actual. Amen. Yes. Amen. Let's get excited. Amen. Yes. Proverbs chapter number 21 verse number 20. Proverbs chapter number 21. Everybody stand up po sa lahat po na nandiyan sa aming pong virtual crowd. Please stand up as we give respect sa salita po ng Diyos. Everybody please stand up sa lahat po na nandiyan sa aming pong virtual crowd. And kung meron man pong nanonood sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Proverbs chapter number 21 in verse number 20, I'm going to give you a message this morning na kung saan ito po ang isa sa mga paborito ko pong mensahe regarding po sa young people, sapagkat ako po'y naniniwala there is something here that we need to understand bilang isang kabataan. Proverbs chapter number 20, are you there? Amen. Are you there? Amen. The Bible says in Proverbs chapter number 21 verse number 20, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up.
Ulitin ko po, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos sa mambanal ang mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras po na ito na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for bringing us here together sa Third Baptist Youth Revival. Salamat po na kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon ngayon po umaga na matuto mula po sa inyong salita, and higit sa lahat, Panginoon, ay lumago mula po sa inyong salita. Open our hearts, open our minds as we listen to your word. And salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. And whatever praise and glory na aming po matatanggap, ay ibabalik po namin ito sa inyo, for thou art worthy to receive everything. Please forgive us from all of our sins. Make me a blessing to these precious people of yours, O God, that are listening right now. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Please be seated. And again, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon po na ibinigay po sa akin na makapagsalita po sa inyo pong harapan ngayon pong araw po na ito. Especially since this is the day na ako po ay dinagdagan ng panibagong taon ng Panginoon. And sabi ko nga po, ito ang isa sa pinaka-special na birthday ko na sinelebrate. Which is nagkaroon ng revival, and ako po ay napagkatiwalaan ng maghayag ng salita ng Diyos. Tama po ang ating mahal na pastor. I've been in your place before, at ako po ay nakaupo rin dyan sa inyo, nakikinig ng salita ng Diyos with this preaching ng mga pastors na nakikita nyo po dito po sa inyong harapan. And I just want to grab this opportunity, sirs, to thank you for all those messages na akin pong natutunan, which I do believe yan po ang nagdala po sa akin po dito ngayon. And also, I just want to grab this opportunity na magpasalamat din sa mga naging leader ko sa young people. Of course, nandiyan ay yung aking pong kapatid si Sir Jao, naging leader ko po yan. Si Sir Jinggoy ay naging leader ko rin po yan. Si Sir Michael Dumenden ay naging leader ko po yan dito sa young people. Si Sir Gomer ay naging leader ko po sa Balikatan. So lahat po ito po, mga tao po na ito na nakikita nyo po, sila po ay nagkaroon ng malaking parte sa aking pong buhay. And isa po yan sa pinapasalamatan ko sa Panginoon, dahil ako po ay naniniwala na kung hindi po dahil sa kanilang buhay na ininvest sa gawain ng Panginoon, wala po ako dito sa inyo pong harapan po ngayon. That is why, brethren, isa po kung bakit ko paborito ang mensahe po na ito, ang text po na ito, because it involves my personal testimony. It involves my personal testimony. That is why, young people, this morning, the message that you will be hearing from me is a message of reminder. It is a message of reminder. Isang paalala na kung saan muling gigising sa ating mga kabataan na manatili sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, nais ko pong i-remind sa inyo, young people that are listening this morning, ang pagkalimot kung sino ang Diyos at ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, isa yan sa mga malalaking dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang pariwara ang buhay. Let us stop blaming others. Let us stop blaming those people na siyang magsasabi sa atin, masama silang impluensya. Bad influence in this world is very much given. Kahit saan ka pumunta, nandiyan ang bad influence, nandiyan ang masamang impluensya. But before dumating sa atin bilang isang kabataan, ang masamang impluensya, marami ng bagay ang binigay sa atin ng Panginoon para hindi tayo mahawa ng masamang impluensya. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo this morning, ang pagkalimot kung sino ang Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan, at ang pagkalimot sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo bilang isang kabataan, isa yan sa mga malalaking dahilan kung bakit napapariwara ang buhay ng isang kabataan. It is very logic, brethren, kapag kinalimutan mo ang authority sa buhay mo, wala kang susundin. At kapag wala kang susundin, wala kang magiging boundary. At kapag wala kang magiging boundary, doon mapapariwara ang buhay mo. Kaya nga yung pagkakilala mo sa Diyos at pag-recognize mo sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo, yan ang magtutulak sa iyo na magkakaroon ka ng maayos na buhay bilang isang kabataan. That is why this morning, let me encourage you, young people, using the very word of God.
Let me encourage you this morning by reminding you that as a wise Christian young people, wise Christian young people, maraming kabataan ngayon ang nagkikristya-kristyanuhan lang. Sad to say, the Christian ngayon, kapag inilagay mo sa mundo, ang definition nila ng Christian young people, dapat sunod ka sa uso. Kapag hindi ka sumunod sa uso ng mga nagpapakilalang Christian young people, hindi ka belong sa mundo na ito. But as a wise Christian young people, you should not spend those things na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Diyan makikita ang bayan ang basihan ng tunay na wise Christian young people. Huwag ka lang magpakilala na basta ikaw ay Kristiyanong kabataan. Ang batayan ng isang Kristiyanong kabataan ay hindi sinasayang ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa kanya. That is why this morning I would like to talk to you on the subject, don't spend it up. Don't spend it up. The word spend, it means to throw away. The very essence of the word spend, it means to neglect. Kapag sinabi natin to throw away, it means you forsake it. Binaliwala mo yan at hindi yan naging mahalaga sa buhay mo. Young people, maraming beses sa ating buhay na marami na tayong pinalampas na bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang maayos ang ating buhay. The theme of this revival, narinig po ninyo kahapon sa Baptist lunch, the very theme of this revival is all about healing and saving. Heal the generation and save the next generation. Yan ang tema ng revival po na ito. Now, my request to you this morning, I want you to take it personally. The theme of this revival, team focus, team preparation, take it personally. What do I mean is that, ngayong time, meaning to say, this time na kung saan, ito na yung oras na kung saan aaminin mo sa sarili mo na kailangan mong magamot upang mas lalo kang gamitin sa gawain ng Panginoon. Mga kabataan po ngayon, let us not deny. Huwag na natin i-deny, mga kapatid, na masyado ng maraming ibinigay ang mundo na ito sa ating buhay. The world, this world gives us too much influence na kung saan madali natin talikuran ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Mas lalo pa nating tinatangkilik ang mga bagay ng mundo na ito kaysa sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Pero since na dinala ka ng Panginoon sa Third Baptist Youth Revival with the theme Heal Our Generation and Save the Next Generation, take it personally. Empty yourselves. Huwag kang maglagay ng reservation sa iyong puso at isipan. Empty yourself and accept the truth na kailangan mong magamot bilang isang kabataan. Masyadong marami na. The influence of this world ay grabe na sa buhay natin. Ngayon, hayaan natin na dinala tayo sa bahay panambahan ng Panginoon, which serves as our spiritual hospital. Then it is time for us na magpagamot tayo, mga kapatid. Medically speaking, ang isang taong may sakit, normal sa kanya tumatanggap ng gamot. Ulitin ko po. Medically speaking, ang isang taong may sakit, normal sa kanya, natatanggap siya ng gamot. Bakit? May sakit siya. May sakit siya. Pero he or she can never be healed kapag yung gamot na ibinigay sa kanya, sasayangin niya lang. Ulitin ko po, team focus, wake up. Team preparation, wake up. Kapag kayo ay inaantok, just focus on the preaching. Normal sa isang tao na siya ay tumatanggap ng gamot kapag siya ay may sakit. Pero siya, lalaki o babae, he or she can never be healed kung yung gamot na ibibigay sa kanya at ipiprescribe sa kanya ng doktor or nurse ay sasayangin niya lang. Hindi siya gagaling. Hindi siya gagaling. Yes, ang katawan po natin involve ang self-healing. Mag-heal yan ng kusa. Pero matagal. Kaya ka nga bibigyan ng gamot para hindi ka na pumunta sa malalang sakit.
Pero kahit kailan, ang isang taong may sakit, hindi yan gagaling kapag yung gamot na binigay sa kanya, tatanggihan niya. Kapag yung gamot na ibinigay sa kanya, na sinabi sa kanya 3 times a day, kapag ginawa mong 3 times a week yan, hindi yan gagaling. Kapag hindi mo sinunod yung doktor or yung nurse na nag-prescribe sa'yo ng gamot, sasayangin mo yung gamot, hindi ka gagaling, medically speaking. There are 2 things na masasayang sa isang taong may sakit kapag binaliwala niya yung gamot na binibigay sa kanya. 2 things. The first one is the chance. The second one, worst comes to worst, is the life. It's the life. Dalawang bagay ang mawawala sa isang taong may sakit kapag sinayang niya ang gamot na binigay sa kanya. Una, yung tsansa na siya ay gumaling. Pangalawa, worst comes to worst, yung buhay niya. Young people, team focus, team preparation, you've got to put this in your mind that once you miss the chance, you will miss your life. Once you miss the chance na ikaw ay gumaling, mamimiss mo ang buhay mo. You will miss your life. Now, team focus, team preparation. God brought you here at the Third Baptist Youth Revival. Now, let me tell you this. God will give you things in this revival that you should not neglect. Maraming ibibigay sa iyo ang Diyos na mga bagay na magsisilbing gamot mo spiritual para ikaw ay gumaling sa anumang itinanim na sakit ng mundo po na ito. Gaya nga ng sinabi ko last Sunday afternoon, better not miss it. Better not miss it. Don't neglect it. Dinala ka ng Diyos dito. Sabi ko nga nung Sunday afternoon, grabe ang panalangin natin na muling makabalik tayo sa Tarlac. Hindi man tayo dinala sa Tarlac, pero yung ginagawa natin sa Tarlac ay muling pinagkaloob ng Diyos sa atin. It is not about the place, it is not about the people around you, but it is about what God will give you for you to be revived spiritually. Kaya nga ngayon, dinala ka ng Diyos dito, maraming ibibigay sa iyo ang Diyos. Simula kagabi, binigay na sa iyo ng Diyos ang pangangailangan mo. Yun na yung unang gamot mo, huwag mong sasayangin. Kaya ngayon, dinala ka ng Diyos sa inyo, dito sa Third Baptist Youth Revival, God will give you things that you should not neglect. Dito po sa ating talatang binasa, meron kayong dalawang bagay na makikita. And take note, itong dalawang bagay na makikita nyo po, nasa sa atin na. Hawak na natin, ipinabasa muhay natin, but sad to say, we spended it up. We spended it up. There are 2 things na makikita nyo dito po sa ating talatang binasa. The first one is the treasure. Ang sabi po ng Bible, there is treasure. Basahin po muna natin. Let's understand the verse. Ang sabi po ng Bible, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. Sa pamumuhay ng isang wise na tao, meron siyang dalawang bagay na ibinigay ang Panginoon sa kanya para kanyang i-enjoy. The word desire here, it talks about delightness. The word desire, ito yung tumutukoy kung saan mo ilalagay ang iyong kasiyahan. Kaya nga kapag ang isang tao nag-desire ng isang bagay, nandoon ang kanyang kasiyahan. Ang isang tao, hindi siya nag-desire kapag wala doon ang kanyang kasiyahan. Kaya nga ang sabi ng Bible, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. Dalawang bagay ang binanggit ng salita ng Diyos na kung saan sa buhay ng isang kabataan, sa buhay ng isang wise na tao. And let's say since na ito ay pinag-uusapan natin, ang crowd natin dito ay puro kabataan. Sa pamumuhay ng isang kabataang Kristiyano, merong ibinigay sa atin ang Diyos na dapat nating i-enjoy. Merong ibinigay sa atin ang Diyos na dapat doon natin ilalagay ang ating kasiyahan. The first one is the treasure. In the text that we've just read, we can see here 2 things na dapat i-enjoy ng isang wise na tao. The first one is the treasure. As we all know, the treasure talks about kayamanan.
Tama po? Riches, kayamanan. But in the text, young people, na ating binasa, King Solomon is not talking about a simple treasure. Si King Solomon ang nagsasalita, maniwala kayo. Maniwala kayo. Naalala ko po, NBYC sa San Pedro, tinanong ng ating mahal na pastor yung mga kabataan, sino ang hindi naniniwala at hindi believe kay Solomon? Ako bumilib kasi may nagtaas eh. Well, sabi ko nga po lagi, when it comes to riches, when it comes to fame, wala kang may pagmamalaki kay King Solomon. Sabi ni King Solomon dito, but the writer of this book, King Solomon, is not just talking about a simple treasure. Hindi niya dito tinutukoy yung isang kayamanan na meron ka. Sabihin natin, you have the gold, you have the silver. Sabihin natin, meron kang ganyan. Pero hindi yan ang tinutukoy ni King Solomon na treasure. Kasi kung ito ay ordinaryong treasure, hindi sasabihin ni Solomon dito, ilagay mo yung kasiyahan mo dyan. Make sense, young people? Meaning to say, hindi ito simpleng treasure. The word treasure here was used as an armory. Ulitin ko po, the word treasure here in the text that we've just read was used as an armory. And when you study the word armory, nandiyan na lahat. It talks about the completeness of a thing. Ibig sabihin yung kakompletuhan ng isang bagay. Yung tipong kapag binuksan mo, wala ka ng ibang hahanapin pa kasi kompleto na. That is the very sense of the word armory. Alam nyo ba bilang isang kabataan, meron sa yung ibinigay ang Diyos na isang bagay na kung saan yan ang treasure mo at yan ang magiging armory mo. Na pag binuksan mo yan, everything is there. Everything is there. Kaya minsan, maraming kabataan ang napapariwara sa kanilang buhay kung bakit tayo, I'm not excused on this message. Sabi ko nga po sa inyo, part ito ng aking personal testimony. I've been in this situation na kinalimutan ko, tinalikuran ko ang aking armory. Kung bakit marami sa ating kabataan ang napapariwara ang buhay, maling armory yung binubuksan natin. Akala lang natin kumpleto, kumpleto lang sa paningin natin yan, pero hindi ka kayang isatisfy yan. Kaya nga minsan, pagbukas mo, feeling mo kulang pa rin. Kaya ka maghahanap ng maghahanap. Ibig sabihin nun, kapag ganun ang nangyari sa buhay mo, maling armory ang nabuksan mo. Kaya nga dito, you have a thing, you have one thing na ibinigay sa iyo ng Diyos, which serves as your armory, which serves as your treasure. Na kapag yan ay binuksan mo, kumpleto na yan, wala ka nang hahanapin pa. Katanungan mo sa buhay, kailangan mo sa buhay, kung gusto mo magkaroon ng maayos na future, ibinigay na sa iyo ang treasure na yan. Young people, the treasure that I'm talking about is none other than yung libro na hawak mo ngayon. The treasure that I'm talking about, yung libro na pinapabasa sa iyo ng magulang mo araw-araw. Yung libro, yung treasure na aking tinutukoy, yung libro na kumukuha ang mensahe, kung saan kumukuha ang mensahe ang iyong pastor. Yung librong hawak mo. Yes, I'm talking about that black book of yours na lagi mong binabaliwala sa buhay mo. I'm talking about the very, very, very Word of God. Young people, ito ang armory mo. Ito yung sinasabi ko sa iyo na kapag binuksan mo, wala ka nang ibang hahanapin pa. Hindi yung armory na pag binuksan mo, pera ang laman. Kaya ka lang isatisfy niyan for a moment. Pero kapag itong klaseng armory ang binuksan mo sa buhay mo, it can give you, sabi sa book of Joshua, it can give you a good success. If you want to have good success in your life, young people, don't open the armory of this world. Open the armory na ibinigay sa iyo ng Diyos. This is your treasure. Hawak mo. Sabi ko nga sa iyo, kapag pinabasa sa iyo ng magulang mo, ayaw mo pa.
Ito yung klase ng armory na kung saan kumukuha ng mensahe ang mga taong inilagay ng Diyos sa buhay mo. Dito yun. Dito yun. At kung dito kumukuha yung mga tao ng Diyos, then therefore, ito rin dapat ang buksan mong armory sa buhay mo. Dahil ako ay naniniwala, anuman ang katanungan mo sa buhay, hindi mo man naiintindihan kung bakit hindi ka pwedeng sumabay sa mundo na ito, buksan mo ang armory mo. Dito mo lahat makikita ang pangangailangan mo. Ang pangangailangan mo, makinig ka bilang isang kabataan. Ang pangangailangan natin bilang isang tao, hindi mo makikita sa mundo na ito. Lalo na sa atin bilang isang kabataan. If you are going to chase the things of this world, hindi ka mabibigyan ng proteksyon. Pero yung proteksyon na hinahanap mo, buksan mo lang yung armory mo, makikita mo yan. You want to be protected? You want to be guided? Open your treasure. Open your treasure. You just have to open your treasure. Dala mo nga, di mo naman binubuksan. Kailan mo binubuksan yan? Kapag ikaw na yung naka-assign sa area yun na magbasa ng Bible. Kailan mo binuksan yan? Ngayong third Baptist Youth Revival. But it is not too late. It is not too late. The fact na dinala ka ng Diyos dito, it is time for you once again to have the courage to open your armory. Bakit armory? Ito ang kuhaan mo ng sandata na panlaban sa Diablo. You cannot defeat the devil alone. No sir, no ma'am. Gaano ka man kagwapo, hindi sa'yo kikiligin ang Diablo. Gaano ka man kaganda, hindi sa'yo magchat-chat ang Diablo. Sisirain ang buhay mo ng Diablo. Ang hanap ng Diablo, ano po ang sabi ng Bible? He is like a roaring lion, walketh about, waiting whom he may devour. No, sir. He is seeking whom he may debar. Kapag nakita ng Diablo na nakasarado ang armory mo, he will find you and he will ruin your life. Ang gusto ng Diablo sa buhay natin, laban. Kung laban ang gusto ng Diablo, ibigay natin ang laban, young people. I can remember yung sinabi ni Sir Jao. Sabi ni Sir Jao, wag ka naman na basta pag sabi ng Diablo, tara suntukan tayo. Lumaban ka. Huwag kang magpapatalo, hindi yung sinabi, hindi malaki ka kasi. Bilang isang kabataan, maybe social media will maybe the devil will use the social media. Maybe the devil will use the fashion of this world, the trend of this world, as his very weapon. Hanggang dun lang yun. Social media, fashion, and trend. Tatlo lang. Yan lang ang laman ng armory ng Diablo. Pero ikaw, bilang isang kabataan, you have the treasure. Na kapag binuksan mo, walang bat-bat ang tatlong laman ng armory ng Diablo. Kaya nga, huwag mong sasayangin. Huwag mong sasayangin. Nakakalungkot isipin. Mas maganda pa yung cellphone mo kaysa sa Bible mo. Mas maganda pa yung gaming chair mo kaysa sa Bible mo. Mas maganda pa yung LED keyboard and mouse mo kaysa sa Bible mo. Bago mo isarado yung laptop mo, sasapinan mo ng malambot na cloth ang keyboard para hindi magasgasan ang screen. Pero pag uwi mo sa bahay, ang sabi mo sa Bible mo, kapag pinalagay mo ang bag ng laptop mo, sasabi mo, ingatan mo yan, mamalasing ka sa akin. Pero pag yung Bible mo ipinalagay mo, sa pag tinanong sa'yo nung inutusan mo, saan ko ilalagay yung Bible mo? Diyan lang, marami lalagyan dyan. Remember, this is your treasure. This is your treasure. This is your treasure, young people. It is time for us now na hindi sayangin ang treasure na ibinigay sa atin ng Diyos. Nasa atin na. Remember this. Nasa atin na. Ibinigay na sa iyo ng Diyos. Hawak mo nga. Raise it up. Hawak mo, di ba? Hawak mo. Amen. Open it. Yan ang armory mo.
Anuman ang pangangailangan mo sa buhay, buksan mo ang salita ng Diyos. It can help you. Team preparation, you want to have good success? Your good work cannot give that. Your good work cannot give that. Sabihin natin, marami ka mang kinikitang pera dyan. Saglit lang ang pera. Saglit lang yan. Lalo pa kapag humabol ka sa mundo na ito. Sabi nga natin, ang tawag sa'yo, one day millionaire. One day millionaire. Ganyan lang kabilis ang pera. Na kapag binigay sa'yo yan, sasabihin mo, maaari mag-celebrate ka. O, tingnan mo. Sunod kayo, simba kayo ng simba. Hindi kayo marunong, mas pinagpapalit nyo pa ang oras ninyo sa trabaho kaysa sa pagsisimba ninyo. O, tingnan nyo ngayon, sino ang may laman ang wallet? Di bali nang walang laman ang wallet, maayos naman ang buhay mo bilang isang kabataan. Maraming kabataan ngayon na may laman ang wallet, pero laman ng balita sa social media. Ano ang balita? Sira ang buhay. Kasi kung pera lang ang basihan ng pagiging maayos na buhay, sana wala nang artistang nakukulong ngayon. Pero yung iniidolo mong artista, nakakulong. Bakit? Kumpleto yun. May magandang kotse, may maayos na bahay, maraming pera, yun nga lang, sira ang buhay. Pero ikaw, wala ka mang pera, but you have a treasure na kung saan walang kayang itumbas ang mundo po na ito. Just open it. Let us treasure it and put our happiness on it and don't spend it up. Let us treasure it, young people. Ibinigay na sa iyo yan ng Diyos. Treasure it. Pahalagahan mo yan sa buhay mo. Ilagay mo ang kasiyahan mo sa salita ng Diyos sa buhay mo. And once you do that, don't spend it up. Huwag mong sasayangin. Huwag mong sasayangin, young people. Because I do believe, mga kapatid, na kung merong mampong malaking bagay na siyang nag-ayos ng buhay ng maraming kabataan ngayon, yan na ang salita ng Diyos. These pastors na nakikita niyo po ngayon, hindi po sila automatic na naging ganyan. How I wish you can hear the testimony of Pastor Bernard. Taga-Bato po ng sasakyan ng simbahan niyan. Sabi ni Pastor Bernard, pag dumaan ang bus dyan, anuman ang dadaan, babatuhin niya. Kapatid, ngayon pastor na po sa Baguio. Hindi po yan one snap of a finger. Ang ginawa po ni Pastor Bernard, tinresure niya yung binigay sa kanya ng Panginoon. That's why napunta siya sa isang maayos na kalagayan. Young people, ilang beses ko na rin po, I'm telling you, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo to, hindi porket lumaki sa simbahan maayos. We are the most dangerous young people. Bakit po? We know how to play church. We know how to play church. Kaya po ngayon, kailangan din namin ng salita ng Diyos. I've been in that situation. I've been on that situation. Sir Michael can testify. I've been on that situation. Ni-neglect ko, yes, tatay ko po ay pastor. Pero hindi po yun basihan para hindi na ako atakihin ng Diablo. Kaya nga nung inatake ako ng Diablo, meron na sana akong panangga, meron na sana akong armory na bubuksan ko para meron din akong panlaban. Sad to say, hindi ko binuksan. Sabi ko nga sa inyo kanina, hawak ko lang. Hawak ko lang. Iba yung hawak mo sa tinitreasure mo. Kasi kapag tinitreasure mo yan, bubuksan mo yan. Excited ka dyan. Bakit nandiyan dyan ang kasiyahan eh. Kaya nga yun ang pagkakamali ko, hindi ko binuksan. Narinig ko sa ating mahal na pastor, dito rin siya sa treasure na ito kumukuha ng mensahe. Ang problema nga, hawak ko lang, hindi ko binubuksan. Ibig sabihin, hindi ko po ipinapasamuhay. Kaya nga yung dumating ang pagkakataon na umatake ang Diablo, hindi ako nakakuha ng panlaban. At nung hindi ako nakakuha ng panlaban, natalo ako. Nawala ako sa ministry. Nawala ako sa ministry. Pero,
nung nagsimula, kapatid, by the grace of God. Na nagsimula, dumating sa punto ng buhay ko na sabi ko, I will treasure the treasure na ibinigay sa akin ng Panginoon. Kapatid, napunta po ako sa gantong sitwasyon. Young people, it doesn't matter who your parents is. It doesn't matter kung kilala ang magulang mo sa hindi. Lumaki ka dito sa simbahan o hindi. The fact na meron kang naririnig na salita ng Diyos at the fact na binigay sa iyo ng Diyos ang kanyang salita, treasure it, open it, put your happiness on it, and don't spend it up. Huwag mong sasayangin bilang isang kabataan. Don't spend it up, young people. Number two and last, the oil. The oil. Two things. The treasure, which is the word of God. The second is the oil. Huwag niyo pong kakalimutan, this is the treasure. The word of God. Now, what is the oil? During Bible times, oil is very important. It's simple. Ito po ang ginagamit ng mga priest to anoint the king. Maraming pakinabang ang oil during Bible times. For example, it can be the source of their income. It can be the source of food. It can be the source of medicine. And every time, for example, yun po ang sinabi ko, and everything, marami pa po kayo makikita na gamit ng oil during Bible times. And again, tandaan nyo po, oil is very important during those times. Hindi po yan ilalagay sa Bible kung hindi importante. But the most important thing here, oil symbolizes richness. Richness. Ibig sabihin, yung pagiging successful. During those times, kapag ikaw ay sumasagana sa oil, hindi ka ordinaryong tao. Hindi ka ordinaryong tao. And also, what makes a person different from others during those times is kung saan sila kumukuha ng source ng oil. Ulitin ko po. Oil is very important. Source ito ng kanilang income, source ito ng kanilang pagkain, source ito ng kanilang medicine. And sabi ko nga, isa sa pinaka-importanting pinaggagamitan ng oil is to anoint the king. Yan ang gamit ng oil. Marami pa po. And what makes you different from others during those times, kapag sumasagana ka sa oil, hindi ka ordinaryong tao. Hindi ka ordinary. Hindi ka yung taong makikita lang sa tabi-tabi, nakatira lang sa ganitong klaseng bahay. Hindi po. Extraordinary ka kapag sumasagana ka sa oil. And what makes you extraordinary from other people is that kung saan ang source ng oil mo. Ibig sabihin, yung pinagkukuhanan mo ng oil. And take note, hindi lahat nakakakuha ng maayos na oil. Hindi lahat nakakakuha ng maayos na oil. Yes, maaaring makikita mo during those times, mayroong mga taong may oil, pero hindi lahat nakakakuha ng maayos na oil. Team focus, team preparation. The oil that I'm talking about is none other than those pictures that you are posting on your Facebook story every day. I'm talking about the principles that comes straight from the pulpit of the man of God. That is the oil. The principles. Two things na kailangan mo sa buhay mo bilang isang kabataan. The word of God and the principles na nanggagaling sa salita ng Diyos. That is the oil na sinasabi ko po sa inyo. Bilang isang kabataan, nais kong ipaalala sa iyo na pwede kang makilala sa pamamagitan ng lugar kung saan mo kinukuha ang prinsipyo mo sa buhay. Kapag kumuha ka ng prinsipyo, di ba? Naalala niyo po, minsan pinagtatawanan ninyo eh. Yung mga magpo-post sa kanilang wall, nakala mo sila rin yung sumulat. Mga prinsipyo sa buhay. Nakakala mo sila rin ang nag-isip. Alam mo kaagad eh. Ay, si ano to eh. Ito yung tinutukoy. Ito yung sinabi ng sikat ni ganito eh. Kung saan mo kukuhanin ang prinsipyo mo sa buhay, dun ka makikilala. Yan ang tatandaan nyo, young people. Kaya nga, kapag kinuha mo ang prinsipyo mo sa buhay sa mundo na ito, hindi ka iba sa mundo na ito. Nagpapahayag yan na belong ka sa mundo na ito.
Pero nais kong sabihin sa iyo, team focus, team preparation, dapat iba ka sa mundo na ito. You should be different by other young people. Kung sila man ay sumusunod sa mundo, sa prinsipyo ng mundo na ito, dapat iba ka. Paano ka magiging iba? Ibahin mo yung pinagkukuhanan mo ng prinsipyo. Kung bakit sala-sala ang buhay po natin bilang isang kabataan, maling oil ang kinukuha natin. Sumasagana ka na sana sa oil, pero hindi ka pa rin iba. Bakit hindi ka pa rin iba? Kasi hindi lang basta yung sumasagana ka sa oil. Dapat ibahin mo rin yung pinagkukuhanan mo ng oil. Para dun makikita ang pagkakaiba mo. Sabi ko nga po sa inyo, maraming tao ang sumasagana sa prinsipyo ng mundo na ito. Kung doon ka kukuha, hindi ka magiging iba sa kanila. Kaya nga mapapansin mo, kahit anong attend mo ng church dito, kahit ilang, ngayon pangatlo, may nakalipas na dalawa. Remember, run the race 1 and 2. Nakalipas na yung dalawang youth revival, pero hindi ka pa rin ba nagtataka bakit hindi pa rin maayos-ayos ang buhay mo? Kasi pumupunta ka lang, sumasagana ka na sana sa oil, maling lugar lang ang pinuntahan mo. Maling lugar lang ang pinuntahan mo. In Bible, Galilee is the very famous place para sa kuhaan ng oil. Nais kong ipaalala sa inyo, nais kong ipaalam sa inyo, young people, nasa Galilee ka. Ibig sabihin ko po, nandito ang sikat na oil. Bakit? Dahil yan yung oil na kung saan kapag ginamit mo sa buhay mo, hindi lang ikaw basta magagamot sa karamdaman mo, kundi gagaling ka sa karamdaman mo, sa spiritual na kalagayan. Kaya nga, young people, you've got to be serious. That is why let me remind you this morning that those principles na nakukuha mo, every time you go to church and every time your pastor speaks, yung prinsipyong nakukuha mo, hindi yan prinsipyong nakukuha sa tabi-tabi. Hindi yung prinsipyong nakukuha lang at nagagawa dahil sa emosyon. Yan ang isang prinsipyo. The principle that you are getting every day is a kind of principle na nanggagaling sa puso ng isang pastor. That's why you have to enjoy it and don't spend it up. Kailangan mong ilagay ang kasiyahan mo sa prinsipyo na yan. Kasi hindi yan yung prinsipyo na kinuha lang sa tiyangge. Hindi yan prinsipyo na naubo, na nabuo dahil umiyak ang pastor mo. Hindi yan, kapatid, na ang prinsip, ang totoong prinsipyo is not built on emotion. Ang prinsipyo na nakukuha mo araw-araw ay galing sa puso ng isang pastor para magkaroon ka ng maayos na buhay bilang isang kabataan. You don't need the things of this world para sabihin ibang klase kang kabataan. That is a false principle. Pa, ma, ibili mo ako ng ganito. Team prep, magagahul kayo na magagahul sa iyong trabaho. Hahabulin nyo ang overtime, triple overtime, quadruple overtime para lang kumita ng malaki, para mabili mo ang isang bagay, para sabihin na iba ka sa mundo na ito. Hindi mo kailangan ng bagay ng mundo na ito para masabing iba ka sa kanila. Kung gusto mong maiba sa kanila, kuhanin mo ang prinsipyo na laging ibinabahagi sa iyo ng mga taong inilagay sa iyo ng Panginoon. Just live your life according to those principles na naririnig mo at natatanggap mo araw-araw. Don't just post it, young people. Especially, alam ko po yung iba po sa inyo, may GC po yung mga, may GC po sila, Pastor Hill, and ito pong mga mission churches po natin, meron silang GC, and isinishare din po sa kanila ng ating mahal na pastor yung devotion na natatanggap po natin. Amen, young people. Parang di, mga taga dito, young people, parang di nyo alam, ha? Kaya nga, don't just post it. O, tingnan mo ha, iba ako ha. Pinost ko principle. Galing yan sa pastor. Pinost mo lang. Ang usapin dito kung ipinapasamuhay mo.
Yun ang usapin dito. Hindi yung posting, hindi yung background music. Kung napag pinost mo yung principle, may background music. I have been blessed. God's so good to me. Really? Kung totoong mabait at dakila ang Diyos sa buhay mo, huwag mo lang i-post ang prinsipo. Ipasamuhay mo. Just live your life according to the principle na natatanggap mo. Imagine niyo po, ito po mga pastor po na ito. Bago yan magbitaw ng prinsipyo sa inyo, pinapanalangin nila yan. And after they say amen on their prayer, ibibigyan sila ng Diyos ngayon ng wisdom na ibabahagi nila sa inyo ngayon yung mga principle. Ibabahagi sa atin yan. Kaya nga, huwag mo lang i-post. Huwag mo lang isulat sa wall. Huwag mo lang i-post sa wall mo sa Facebook. Huwag mo lang i-print tapos idikit sa cabinet mo. Idikit sa pinto mo para kapag Saturday visitation, dumating si Pastor, Pastor, kita niya, nakadikit sa pinto ko. Nakadikit sa pinto mo, hindi naman nakadikit sa buhay mo. Kaya nga, young people, ang kailangan mo is live your life according to those principles. Naririnig mo yan, natatanggap mo yan araw-araw. Live it, enjoy it, and don't spend it up. Huwag mong sasayangin. Young people, again, those treasure and oil ay nasa iyo na. Shout amen if you have the word of God. Shout amen if you have the principle that comes straight from the pulpit. Nakasigaw ka ng amen, di ba? Ibig sabihin niya, nasa iyo na. Nasa iyo na. Ang sabi ng Bible, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. But be careful because a foolish young people will spend it up. Huwag kang kung nasa iyo na yan, i-treasure mo yan, pahalagahan mo sa buhay mo yan. Young people, masakit man pakinggan, pero kailangan natin dapat hindi tayo maging mangmang. Nasasayangin natin ang treasure and oil na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hawak mo na ang salita ng Diyos. Hawak mo na ang prinsipyo na nanggaling sa salita ng Diyos. All you have to do is to enjoy it. Don't spend it up so that God can use you to heal the generation today and save the next generation. Nais ko po ipaalala sa inyo as I end this message. Ikaw na dinala ng Panginoon sa Third Baptist Youth Revival, ikaw din mismo ang gagamitin ng Panginoon to heal the generation today and save the next generation. Huwag mo nang asahan na yung wala dito, yun ang gagamitin ng Diyos. Hindi. Ikaw na dinala dito ng Diyos, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Sabi nga natin, young people, huwag mo nang hanapin ang wala. So yung wala dito, huwag mo na siyang hanapin, nasa pa yung gagamitin ng Diyos. Ikaw na, yes, ikaw na nakaupo sa upuan ngayon. Ikaw na kung saan nagsumisigaw ng amen ngayon. You need to treasure the word of God. You need to live the principles of the word of God. Don't spend it up so that God can use you mightily to heal the generation and save the next generation. God bless you all. Tayo po'y magsitayin lahat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe po namin natanggap. Thank you, O God, for giving us this message of yours. Salamat po na hindi niyo po inalaw, Panginoon, na isarado ng Diablo ang aming puso't isipan upang wala kaming makuha sa mensahe, Panginoon. Kami na po na dinala niyo po ngayon dito. We are the ones, by your grace, we are the one na mag-heal ng generation ngayon and we will be able to save the next generation. So please, O God, the message na kanila po narinig po ngayon, it's not about me. It's all about you. And it's all about those things na ibinibigay niyo po sa amin. All the glory belongs to you, for thou art worthy, O God, to receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.